Guys, hindi porket hindi nag-cheat sa inyo yung partner nyo, hindi porket hindi pa nag-cheat sa inyo yung partner nyo, eh ibig sabihin nun eh meron na silang free pass para gawin kung ano ang gusto nilang gawin sa inyo. What I mean is, i-disrespect kayo or hindi kayo tratuhin ng maayos. Alam nyo yun, kasi pwedeng baka naiisip nila na, di naman kita niloloko eh, swerte ka, hindi kita niloloko. Huwag ka nang demanding sa kung anong trato ko sa'yo. Meron tayong kanya-kanyang toxic na ugali, nagkataon na ito yung akin, kaya tanggapin mo yon. No. Not cheating doesn't give you any free pass para maging bastos. Naintindihan mo? At anong kapasala-pasalamat na hindi ka nagloloko? Eh, that's what normal people do. Ang hindi magloko. Kaya, huwag kayo mag-compromise. Don't settle for anything less. Hindi porket hindi nagloloko, eh meron ng karapatang gaguhin kayo. Kumuha kayo ng maayos-ayos na package, hindi kulang-kulang. Guys, kapag ang isang tao ay ayaw na sa inyo, huwag niyong pilitin. Huwag niyong habulin. Do not ever use pity to get them back. Do not ever drain yourself just to get them back. Okay, huwag tayong masyadong tanga. Sinasabi ko to kasi na-experience ko to eh. Na-experience kong lumuhod, umiyak, maghabol, bumili ng mga regalo para lang pabalikin ko sa akin yung tao. And you know, at the end of the day, hindi siya bumalik. Kung babalik man yan sa inyo out of pity, kung babalik man yan sa inyo dahil pinaulanan nyo na kung ano-anong regalo, gusto nyo yun? Na bumalik lang sa'yo dahil naaawa sa'yo? Na bumalik lang sa'yo dahil may nakukuha pa pala sa'yo? Tapos paano kapag kaubos ka na? Paano pag wala ka na mabigay? Never step on yourself para lang magmakaawa ka sa isang tao, nabalikan ka. Dahil kung totoong mahal ka niyan, hindi nyo kailangan umabot sa ganyan eh. Kung kailangan mo ubusin yung sarili mo para lang bumalik sa iyong tao, no! Pangit sa pakiramdam. Pangit sa pakiramdam, magmukhang tanga. Guys, I'm not really sure if I can talk about this without hurting anybody. Pero tumatakbo kasi siya sa isip ko nitong mga nakaraan lang. If you know to yourself that you're not done healing yet, regardless kung saan ka man nag-heal sa trauma mo sa past, sa anxiety mo, sa depression mo, regardless, kung alam mong hindi ka patapos mag-heal, huwag na huwag kang papasok sa buhay ng ibang tao, utang na loob, tapos bigla mong bibitawan at irarason mo na kailangan ko kasing unahin yung sarili ko. Meron kang choice na unahin ang sarili mo bago ka pumasok doon sa buhay ng tao. Kaya sana nung una mo yun ginawa, you should have thought twice, thrice, or kahit ilang beses bago ka pumasok sa buhay ng isang tao. At huwag niyong gagamitin ang isang tao na rehabilitation center para lang mag-heal kayo. Dahil mas maraming masasaktan pag ginawa niyo yun. Okay? Narinig niyo na ba minsan yung alibay na hindi naman kita niloko ng talagang niloko kasi hindi naman kami nagkita. Wala naman nangyari sa amin. Chat-chat lang naman yun. Di naman ganun kalaki yung nagawa ko. Tapos, since malambot ang puso mo sa kanila dahil mahal mo sila, sasabihin mo sa sarili mo, sa bagay, oo nga naman, di naman ganun kalalim yung nagawa niya sa akin kasi wala naman nangyari sa kanila, di naman sila nagkita. Chat-chat lang naman yun. Really? Kung hindi mo pa nahuli yun, tingin mo, hindi sila aabot doon. And the fact na pumasok sa isip nilang lokohin ka, the fact na lumalandi sila ng iba, hindi kaya pagkakataon na lang ang inaantay nila. Nagkataon lang na nauna mong nahuli sila, kaya hindi na umabot doon. Tapos sasabihin mo, hindi naman ganun kalalim yun. No! Dahil pag may pagkakataon na gawin na nila yun, gagawin nila yun. Magising kayo.